Ako marunong magsalita. Mabuhay mga mahal kong kababayan. Nandito na po kami sa Seoul, South Korea. William, yes. William, my friend. From Korea, of course. So, pero Pilipino na ito eh. From General Santos. Natinig nyo ha, galing po ng General Santos. General Terator. ilan taong ka na sa Jensan, William? How many years? 20 years. Yan po. Yan po yung ano namin dito. Siya po yung nag-aalaga sa amin dito. I was Jensan Lotharian for 5 years. Oh, so we've been together in the Rotary Club. Ayan, oh, ayan. Ngayon po, nakikipag-usap po ako ngayon dito sa aking pinsan. Ito po, ang pinsan ko. Oo, na pinahanga ako. I saw that. Insan sa nga, ang lugar, ago, oh. La Union. Yung root ng roots Padilla. Natin, pero ang roots natin talaga, Pangasinan. Pangasinan. Magkakatabi yun. Kasi ang huling-huling labanan ng mga nagrebelde sa Espanyol, Pangasinan. Mm. Kaya nandun yung mga Padilla. Padilla, binigyan na tayo ng mga lupa. Tayo. Ngayon, siyempre, noon tayo yun eh. Noon. Ngayon, iba naman yung kinonker mo. Masyado mo naman akong pinabilib doon. I saw. Ikaw naman, sir. OFW, domestic helper. For 20 years. For 20 years sa Hong Kong. Sa Hong Kong po, ano? Ano, Singapore, Taiwan, din Hong Kong. Ayun, oo. Pinakahuli yung Hong Kong. Uh-huh. Doon ka na nag-retire. Uh-huh. Tapos nung nag-retire ka, nagtayo ka ng sarili mong negosyo. Sa Davao? Sa Hong Kong kasi, uh-huh, ang trabaho ko, nag-aalaga ng bata. Okay. As a third year high school, nung kaedad ko, ano naman ang alam ko sa computer? Opo. Every day, nung kaupo ako kay Jonathan doon sa naggagawa to-plok-to-plok sa computer, then I asked Jonathan, what is this? The mouse. I don't know that was the mouse. So I just feel like, wow, it's so amazing. And it's a magic that when Jonathan click, may magagawa doon sa screen. So finally, to cut the long story short, yung alaga ko nagturo sa akin how to use the mouse. Ah, okay. Yung alaga niyo sa Hong Kong. Sa Hong Kong. He taught me how to do typing. Wala typing lesson. Wala formal training ng wala. Ang nagturo sa iyo yung alaga. Yung 8 years old na alaga ko. Yeah. Bago, sabi niya, kasi kung mag-type ako, ganyan-ganyan, sabi niya, Myrna, I want you to have a formal training typing lesson. Okay. Kaya nung araw, may doon sa screen, mayroong sa screen na saan nakalagay yung kamay. So, natututo akong mag-type. Then, Jonathan taught me how to use the word. Jonathan is a Chinese boy that I look mabait after. Mabait siya, no? Mabait. Mabait na bata. He's a game changer kasi i-change niya ang kinabuhi ko. Apo. Ang galing. Ilan taon po yung Jonathan? Ngayon? Nung time na 8 years old po. Ang nagturo sa kanya mag-computer, 8 years old na bata. He even met my alaga. Yan namin tamin sa Hong Kong. Ayan po si Brian. Ayan po si Siyempre si Kiko. Si Paring Glenn. Kami po yung magkakasama kagabi. Nag-live din ako. Hi. Ayan, tuloy niyo po kasi napakaganda ng story. So sabi ni Jonathan, okay Myrna, huwag kang matakot sa technology. Wala kang masira niyan. So every day I learn and I develop my passion for technology. So year 2000, binigyan ako ni amo ng laptop. Humiling din. Binigyan ka ng laptop. Kasi nakita niya yung interest ko na mag-learn kasi gumagamit ako ng computer sa alaga ko. Meron lang akong lilinawin dito. Mga mahal kong kababayan, nadinig nyo po. Kasi minsan ang naririnig lang natin, puro masama eh. Ito, magandang ginawa sa inyo ng amo nyo. Yes. Napakaganda. Okay. Balik na po tayo doon. Natuwa lang ako. Kasi minsan puro malungkot eh. Diba? Ito, ang ganda ng kwento. So, binigyan ako ng amo ko ng laptop. And then sabi niya, Myrna, I know you'll want to learn more. So,
So, sabi niya, itong laptop, regalo namin ito. Though, that was November. And then, pagkatapos, ingon ko nga, Ma'am, pwede kaya pakapini yung katabani o dag, ano ba yun sa Tagalog? Yung, sa Bisaya yung may access din ako ng internet connection. Apo, apo. Oh, hirap naman nung laptop, wala kang internet connection. Sabi niya, ha? You want internet connection? You want chat? Sabi ko, no, Ma'am. You know naman, I'm only a third year high school. I still have this thirst for knowledge. Jonathan taught me how to search for knowledge sa internet. So, if I have internet, I can learn a lot ang more. Galing, ang galing. Oh, mga kababayan, ng internet, hindi siya chismis, ha? Ito, knowledge. Okay, okay. So, Kamusta po? Okay. Ano kay Sir, hindi ka na punta sa bangko? So, migrant ba yun? Nag-ano ng migrant? Pupunta po ako doon. Ano oras? Ngayon po. Ngayon na. Dinatapos ko lang po itong interview sa ating bayaning OFW. So, pagkatapos, sir, so, every day, I search for knowledge, I learn, and kahit wala akong passion sa technology, passion can be developed if you love what you are doing. Opo. So, na-develop yung interest ko at passion sa technology. Opo. Oo, ganun. So, ayun. Ayun na ang doon ako nag-umpisa. Doon po nag-umpisa yung ano nyo sa computer? Opo. Because I founded... Hindi, paano po kayo napunta doon sa IT? Because I learned na, may knowledge na ako. So I founded the Mindanao Hong Kong Workers Federation. And ulitin po natin. Mindanao Hong Kong Workers Federation. Federation. Okay. That was 1999. And I became active in community service. Opo. Because I feel like by helping our kababayan, I feel like it gives me new meaning in my life and dignity. Na, opo. I mean, you've done something bigger than yourself ba? Yan, oh, mga mahal kong kababayan, pakinggan niyo po yung sinasabi niya na kahit anong hirap po ng buhay natin, huwag tayong magmukhang kawawa. Kailangan, help yourself. Empower ngayon po, yourself. Na-nominate po kayo. Brian, na-nominate saan to? Sa EMI, no? EMI yung apps last, na ginawa. Yeah. 2017. Last year. Opo, na-nominate so, ng anong show yun? Yung Dr. Oz na mobile apps na ginawa sa Davao, na-nominate. Gumawa kayo ng app ni Dr. Oz. Ni Dr. Oz. May poetic ano nga story. Poetic, it's a poetic justice story. Kasi, noong itong OFW Watts ginawa, wala talagang business model. Puro to empower OFWs. Kasi passion ko yan eh. At thank God naman, sinuportahan ako ng mga partners ko. And then, we stumble into something, the same technology, we present it to one of the leading IT healthcare sa US. Sharecare. Which is sila nga ni Dr. Oz. Ni-license nila. And last year, they are nominated using our technology sa 2000 EMI Award. No one knows if... Bakit nga? Yun nga ang malungkot eh. Bakit walang masyadong... The owner naman... Kasi naman yung mga balita natin eh. Yung mga balita sa atin naman, mas pinapaboran yung pangit na balita eh. Dapat naman kasi yung magandang balita. Eh, isipin nyo, isang OFW nakagawa ng app. Kasama siyempre yung inyong mga IT. Oh, hindi, yung expert. Hindi po akong gumawa kung hindi. Yung mga magagaling kong programmers. Opo, na nominate kayo. Congratulations sa isa na kasi napakagandang inspirational. Thank you. Oh, sana sa lahat po ng mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa buong daigdig. Yes. Maging maganda po yung kwento ninyo na after ng pagiging OFW, merong, sabi nga nyo, game changer, di ba? Merong mas magandang mangyayari. Experience mo lang ang kukunin mo sa pagiging OFW. Yeah. Tapos, from that experience, magbubunga ng Emmy, ano ha, Emmy nominee. Hindi po kami nanalo, but nominated. Nominated, okay. Uh-huh. Pero, ganito po talagang gusto kong masabi.
gaya limbawa, kung sino man tayo, ano man naabot natin, may edukasyon man tayo o wala, in the difficult times, let's turn that into opportunity. Apo, tinatanong po nila, ano daw po yung app nyo ngayon, yung OFW? OFW Watch. Meron po ba kayong itsura? Ito po. Ano gamit niyan, Brian? Yan. Explain mo nga ito. Ano explain mo nga? Ito, basically, Mers, ikaw mag-explain itong OFW Watch. Itong OFW Watch, para to sa mga kababayan natin, libre po. Panggalingin muna natin dito. Ha? Huwag niyo pong kalilimutan. Ha? Just go it. Okay. So, ito, pag i-download po ninyo, you can ask question, makita mo yung activities, my library, mayroon pong directories po yan ng world, embassy natin. Kasi yung iba, nagtatanong, saan ba ang embassy, paano puntahan? So, pag halimbawa, Australia, ganyan, makikita na yan. Embassy of the Philippines, click mo lang, nandyan na. Nandun yung address. Nandun na lahat, telephone number. Galing. Oo. May emergency pa po yan, pinakita mo na pag may emergency. Dito kailangan po yung, you can click the SOS kung halimbawa, and then, tapusin ko lang itong... Find others, you can check in, post update, ask questions, and then report concerns. Ilan ba yung asawa mo? Anak pala, ilan ba yung anak mo? Tatlo. Tatlo, okay. Report concern. And then share the app to your friends. Pag sinabi pong report concern, kanino ka mag-report? Pag click mo po yung report concern. Ayun, sa embassy din po ba yan? Oo. Mayroong online dito, i-report mo kung ikaw na-abuse ba, report concern, report missing, report abuse. Pag-click mo yan. Report abuse. May lalabas. Ayun. Lalabas na galing. Yan. Pati litrato mo. Opo. Ang galing. And then, pag-report niyan, pupunta sa database namin, ibibigay natin yan doon sa, let's say, kung nasa Kuwait ka, sa dulo sa Kuwait. Ayun. And then, ikakopy natin yung I Love, OWA, at Radoli. Kasi, ang OFW Watch, partner din po, sinuportahan din po ng OWA at saka Dolly. Mayroon po kaming MOU ng OWA at saka Dolly. Okay, para magtulungan. Kasi, ang concept po kasi ganito. The OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa ay nasa 5 million documented, baka basta overall nasa 10 to 12 million. Kasama na po yung undocumented. Kasama na. So, ilan lang ang percentage na nagtatrabaho sa dulo na naglo-look after sa mga OFW, assuming we have 3,000. Mm-hmm. Pwede ba yung mamonitor yung kaya bang 10 million na Pilipinos na maatakar ba yan? Kung magbisaya na ko, maatakar ba yan sa maatiman ba sa mga lingkod ng ating gobyerno? Yung 10 million comparing sa 3,000 na maglo-look after sa OFWs? No. But when we look at in the bigger picture, why can't we use the overwhelming numbers to become a solution? Ang senadora talaga itong pinsang ko na ito, senador. Just like Facebook. Facebook succeed because of the overwhelming numbers. Twitter succeeds because of the overwhelming numbers. Apo. So why don't we use the overwhelming numbers using the technology, the social and mobile technology, to solve the Filipinos' overwhelming numbers? Tama po. Gamitin natin ang tama yung social media. Opo. Yeah. Opo. Yun po ang ano. Insan, imbitahin mo na maraming salamat, Insan. Maraming salamat. Opo, ako'y hangang-hanga sa'yo. Ikaw talaga, Insan. Proud ako dahil Padilla ka. Oo. Ngayon, mag-imbita ka muna sa mga kababayan natin. Ay, mga kababayan. Mga kababayan. Mayroon po tayong event ngayon sa BIPs Korea. Nandito po kami kasama ang ating mga pinakagwapo. Noong araw, talagang aking crush ko yan.
Magpinsan pala. Man pala, magpinsan kami, wag na lang. Sige po. Oh, sige, maraming salamat. Basta mga kababayan, kung ikaw ang hero, ikaw ang hero. Kung mayroong problema, never give up. Igaling. Kasi when you give up, that means you are a loser already. Just Google Presidente. Ha? Basta nandito kami dahil nag-support kanunay kang Presidente Duterte at saka sa ating mahal na sa Bongko. Yo. Ayos. Okay po. Ayan eh. Okay. I am Duterte. I am Duterte. And then remember, change hindi nang gagaling kanino, galing sa atin. So we have to change ourselves. Ito yun. Change begins with me. Yes. Okay, maraming salamat po, mga mahal kong kababayan. Pupunta na po kami dun sa event. Mabuhay po. Magla-live po ako ulit mamaya. Mabuhay.